Hello everyone, and thank you again for another day and a new beginning for a new blog. Here we go again. By the way, this is again Kazumi Blog TV, tuning in. For today's video lang po, gusto ko lang pong i-share yung naging experience ko for this week or just recently. It's a heartbreaking stories for today kasi alam naman natin na yung mga pusong mamon umiiral lang talaga sa likas sa ating matulungin. So, kung ready ka nang makinig sa ibabahagi ko sa inyo, it's all about you na nanonood or sa mga katropa pips ko dyan. And I'm pretty sure, don't forget na mag-comment kung isa ka doon na nagko-complain. Okay? Okay. And here we go. Kamusta po kayo? Isang mapagpalang araw na naman po. Welcome back to Kazumi Love Foodcasting. Namiss ko kayo. As in, eto na naman po tayo. Anyway, for today's vlog, you know, I feel sad. Alam niyo kung bakit? Ito lang sasabihin ko. Just a little tip. Don't complain. Kasi mostly, oo, nilalahat ko. But out of 10, you know, out of 10, sabihin natin, may dalawa, 1, 2, or 3 lang ang nakakaalam nito. Or sabihin natin, nakakaintindi. For today's video nga pala, this is a sad story. Actually, nangyari po to just kahapon lang po. It's July 12. And it's Tuesday afternoon or evening. Nangyari po to dito sa Kuwait, sa Salmiya. Alam mo? Or alam nyo, they are netizens. I don't know if nagdadrama lang siya or nagsisinungaling. I was busy holding my phone because I was texting someone kasi pupunta ako sa bahay nila. And then, while I was busy texting, he approached this guy. He's short and he's wearing a shirt which is white. And okay naman siya. Actually, he's an Indian. Hindi ko po siya pinapansin. Kasi busy ako ng te-text, diba? I was texting with my phone. So, chinachat ko yung pupuntahan kong kaibigan. Because supposed to be, I'm gonna go their house to meet them. And then, suddenly po, lumapit po to isang guy. Oh, syempre naman, likas po sa mga Filipino. Not only Filipino or any nationality na masasabi ko po na humanitarian exists. Ano bang ibig sabihin nun? English yun. But anyway po, ang sinasabi ko lang po, ito pong Indian guy lumapit po sa akin. Sabi niya, Madam, excuse me. Then I stopped while testing my phone. Then sabi ko, yes. Siya, I was left by my transport. I was working like this. I was a restaurant supervisor, but the transport left for me. All my things was there, even my phone, my wallet. I don't have anything. Then I want to go in Mahabula. Then, oh my God, we're same in Mahabula. You know, what comes into my mind? I never ask anything or question anything. I just grabbed my wallet and I give him 1 KD.
So, actually, ang hinihingi lang po niya is half KD. Kasi magkano lang po yung pamasahe ng bus is 350 pills from Salmiya to Mahabula. So, I never question anything. Parang natouch ako or I don't know kung nagsisinungaling siya or what. But, you know, lesson learn lang po. Mga bestie, mga netizens ko, whatever happens or whatever it takes, kung nagsisinungaling man siya, it's all up to him. Basta, ako or kayo na naka-encounter or makaka-encounter the situation like this, I'm pretty sure tutulungan niyo po siya. Kasi, isipin niyo, papunta siya ng Mabula, wala siyang pamasahe, wala lahat. Wala siyang wallet, wala siyang cellphone. And then, you know what he said for me? You know what, ma'am? I've been asking many people, but they don't give me. Oh my God, parang na-touch yung heart ko. For 500 bills, pinagdadamot nyo. Sabi ko, maliit lang na, ano yan, maliit lang na halaga kung pera nakatulong ka. For me, I don't have enough money, but likas po sa kalooban ang tumulong. But anyway guys, gusto ko lang po magpasalamat for patronizing and for watching the love stories of Olive and of course Salbahis sa pinagmagatang Crossline Edition. Nasa ano na po kami, nasa episode 8, the latest is summer camp moment kung saan po nag summer camp. And you may wonder why, bakit may summer camp? Kasi ang summer camp po is parang extracurricular po siya wherein you will develop your talents or they got into singing and dancing or computer learning, ganun po sa US. Pero para sa mga bata. Pero in Philippines po, whereas sa atin, we are doing this one sa mga teenagers or adolescents tulad nila Olive and Salbahis. So since magaling naman pong mag-gitara or kumanta si Salbahis, kaya ganun po, nangyari po yung summer camp na yun. And that was my latest video. So kung hindi po kayo nakakapanood, watch na po. I'll just put here below yung summer camp link or yung pamagat po ng latest video ko na summer camp moments sa love stories nila Olive and Salbahis sa pinamagatang Crossline Edition. And mag-love shoutout nga pala sa mga you dear friends out there. Especially po kay Kuya Ray TV, kay Regina Lacuachera. Oo. Maraming thank you sa appreciation. Magaling daw ako mag-host. Ah, saan bagay? Saan banda? For, if you are willing to share your stories, love stories, or any stories, heartbreaking mo yan, sad stories, feel free lang po. Kasumi Perez, you can PM me in my messenger. Kung willing ka nang ma-in love, or masaktan ulit, or humugot ulit, or magdrama. So, dito lang yan sa Love Foodcaster ni Kazumi Vlog TV, your Love Foodcaster. At ifo-foodcast po natin yung mga stories nyo, and don't worry, it's all confidential. Okay? Thank you so much and love ko kayo. Anyway, moving forward po tayo sa topic natin. Gusto ko pula pong sabihin na realidad po to. And this is really, really true. Ay, masakit sa heart. Masakit sa heart mag-explain ng mga totoong bagay na nakaka-touch sa'yo. Yung parang may hugot ka. Kasi alam mo, you know what, netizens, mga bebe ko, kung sino man nanonood dyan, mag-love shoutout po sa inyo. And I do hope you're doing okay. Kasing okay ko. Don't worry, love ko kayo. At love kayo ni Papa God. So, whatever happens po, kung may mga pagdadaanan man po kayo, daanin nyo lang yun. Huwag pong tambayan. Kasi lilipas din po yan. Anyway, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo na never complain for what you have now. May mga
taong naiinggit kung anong meron ka. Alam niyo bakit? You know why? May trabaho ka. May pamilya kang nagmamahal. Or sabihin natin, okay ang kalagayan mo. May maraya kang buhay. Nakakakain ka ng 3 beses. With snacks pa yan. Sumasahod ka. May asawa kang nagmamahal sa'yo. May mga anak ka. Okay yung tirahan mo. Hindi ka natutuluan. Hindi ka nainitan. Kasi full AC, maganda yung bahay mo. You should be thankful. Never, never po magko-complain. Oo, likas tayong makomplain. Imbis po mag-complain po tayo, magpasalamat na lang tayo for what we have. Alam mo bakit? Marami nagtatapon ng pagkain. Kung tutuusin, marami pong nagugutom. Marami nagko-complain. Pagod ako sa trabaho, kasi ito ganyan. Ayoko na. Di nyo ba alam na maraming walang trabaho? Dapat tayo magpasalamat kasi may trabaho tayo. Diba? Totoo yun. Marami nagko-complain sa mga trabaho nila. Marami nagko-complain, bakit mainit? Bakit malamig? Bakit ganito? Pero, imbis na mag-complain, let's be thankful for what we have. Kasi ang buhay mo, or buhay ko, marami nagkahangad na hindi nila kayang hangarin. Kasi, bakit naman? Those days, or sabihin sa mga nakalipas na taon, o sa mga nakalipas na mga panahon, sabi kasi ni Mama, mag-aral. Huwag kasing pumunta sa mga biglang liko. Huwag kasing maglaro na maglaro. Huwag kasi pumunta sa mga bayabasan. Ikaw kasi nagka-cutting classes ka eh. Imbis na you gonna do your part being a student, mag-aral ka ng mabuti para in the future, may maganda kang kinabukasan, may maganda kang future. Diba? Pag maganda yung pinag-aralan mo, of course, maganda rin na magiging trabaho mo. Ang pag-abroad, hindi yan mahirap. Or, kayang-kaya yan sa mga malalakasang loob. Sa una, oo, mahirap. Pero ikaw, tatanungin kita, bakit ka ba nag-abroad? Of course, unang-una, para sa pamilya, for the future. Yun lang naman, di ba? Kaya tinitiis mo ang pagod, ang lungkot, ang gutom, plus sabon sa mga managers natin, sa mga nakakataas, na dyan pa yung mga kasamahan mong mga buraot. Pero, you know what? Life must go on. Ganun lang, very simple. You have to be strong enough para harapin mo mo lahat ng pagsubok sa buhay. Kasi you choose it eh. Pinili mong mag-abroad, di ba? Pinili mong mahiwalay sa pamilya mo. Kasi iniisip mo yung future nila. Iniisip mo na magkakaroon sila ng magandang kinabukasan at makakaluwag-luwag. Alam mo kung bakit? Kasi sa Pilipinas, especially, ako 43 years old na ako. Do you think pag umuwi ako ng Pilipinas, sasahod ako ng, sabihin natin, 50,000 o 40,000? Kahit mag-double time pa ako or mag-double job, hindi ko yung sasahurin. Kasi, mababa ang pasahod sa Pilipinas. Hindi lang yun mababa. They have their own limits or age limit. O kahit graduate ako, ang kinukuha nila, which is below 30, sa lahat ng establishment, mahirap kumuha ng trabaho sa Pilipinas, especially may edad ka na. Whereas, kung dito sa abroad, oo, may limit. Pero, once nandito ka na, grab the opportunity. Be who you are. Do your best. As long wala kang tinatapakang tao. Ganun lang.
iniisip ko lang din or sinasabi ko lang sa inyo, maging practical lang po tayo. Oo, malungkot, lahat, mahirap, pero pag iniisip mo mga dahilan kung bakit ka man nag-abroad, nagiging strong enough ka. Kaya guys, lahat na netizens na nanonood dyan, never never po kayo magko-complain kung ano pong meron kayo, but instead magpasalamat po tayo sa lahat-lahat po ng mga blessings natin, kasi mostly na nakapag-abroad o ang iba hindi nakapag-aral, but they have their own experience, kaya po nandito po sila sa abroad. Kaya pahalagahan nyo kung ano kayong meron, magpasalamat po tayo na maganda tayong mga amo, magpasalamat po tayo na they have our friends, best friends, mga taong nagmamahal sa atin, but never never complain. Yun lang po ang gusto kong sabihin, and I do hope may nakuha po kayong magandang lessons po dito. So, any suggestion po, you can PM in my messenger, Kazumi Perez. And once again, this is your love foodcaster, Kazumi Perez and Kazumi Blog TV. Okay. By the way, guys, you can hit me up or drop a comment below. Share your thoughts, ideas in mind, any requests. It's really appreciated. Any stories, whether it's good or bad, or whether it's heartbreaking stories, it doesn't matter. At least, we're gonna get something from it, or we're gonna have some lesson to teach us. We're gonna hear from you, and it's really appreciated. You can send me messages at my messenger, Kazumi Perez. And of course, please, 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 one like and one subscribe for more videos, and of course, so that you'll be updated. At you can share also for those mahilig manood ng mga ganitong story, nakaka-in-love, nakaka-iyak, at may mga moral lesson na mapupulot. And of course, dito lang yan sa Kazumi Love Foodcasting. By the way guys, thank you so much for those who watch the first episode hanggang episode 8 na po tayo, and hanggang dito na lang. I do hope kinilig kayo, na-inlove na naman for this episodes. I am Kazumi Love TV, your love foodcaster. Thank you so much for watching again. Let's get in love over and over. And, you know, I love you all. Ciao everyone. God bless you. And don't forget that God loves you. Sending love from Kuwait. Bye.